magugulan na ka at wakas mo pagsinta. Habang walang kakaya, masuklian ka ng mabuti sa lahat. Niyakap mo ako sa aking kapila. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ko sa aking kaluluwa. Kinibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos, nagkakaroonan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kamahatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawa pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suktulang biyaya mo. Amen. Praise the Lord. Good morning. Patuloy po natin i-share ito sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilala. Alam ko po na lahat tayo ay nangangailangan na makakain ng salita ng Diyos sa umagang ito upang buhay natin ay lalong lumakas, lalong sumigla at patuloy tayong makagawa ng mga bagay na hindi kalooban natin ang nasusunod, maging sa mga desisyon, sa mga lakad, mga plano sa buhay. Lagi nating isama ang Panginoon upang lahat ng gagawin natin ay may kaayusan na sinasamahan ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Sa aking karunahan, ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos, at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kahit
gising na po upang tayo ay kumain, magsalo-salo sa masarap na inihandang almusal ng Panginoon sa iyo, sa akin, sa atin pong lahat. Kabanalan sa walhatian, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Kaysa aking mga pagkakasala, salamat sa sukdulang biyaya mo. Amen. Praise the Lord. Salamat sa sukdulang biyaya ng ating Panginoon. Sa umagang ito, tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon at tayo po ay manalangin sa umagang ito. Minsan pa hilingin natin ang gabay at patnubay ng Panginoon. O Diyos, magandang umaga po sa iyo, Ama. Malapit kami sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Tunay nga po, Ama, na ang lahat ng bagay ay karapat-dapat na sa iyo namin ipagkaubaya, ipagkatiwala. Laman ng isip at puso po namin, mga gagawin po namin simula sa umagang ito, na mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, patuloy lamang kami sa iyo ay magtiwala sapagkat magagawa namin ang lahat ng bagay kung ikaw ang amin pong uunahin at pagtitiwalaan ng aming mga buhay. Muli humingi kami ng tawad sa lahat po ng aming pagkukulang, sa lahat po ng aming kasalanan. Linisin po kami sa lahat ng aming karumihan, Panginoon, simula ulo hanggang talampakan po ng aming pagkatao, upang kami maging karapat-dapat sa inihanda mo pong pagkain ng aming espiritu at kaluluwa sa umagang ito. Muli sa inyo namin binabalik ang lahat po ng papuri, parangal, pagsamba, pagdakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasamang Espiritong Banal na nagahari noon ngayon at magpakailanman, kung lahat po ay magsabi ng Amen. Good morning po mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Hayaan po natin na sa umagang ito, tayo po ay makapagsalo-salo na sa banal na almusal na inihanda po ng ating Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus, hallelujah. Hayaan po natin na sa umagang ito, ikunin natin ang ating mga Biblia at ito po ay ating hanguin, my dear brothers and sisters, sa Gospel of Saint Mark chapter 9 verse 23. Kung nakikita po ninyo diyan sa inyong mga Biblia, ang sabi po dito, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon, yan. Dahil ito po ay patungkol sa tinatawag na obedient, no? Pagsunod po. Maging katangian nawa ng bawat isa po sa atin ang tayo po ay sumunod. At ang pagsunod nga po ay yung tinatawag na buong puso na pagsunod, na sabi nga sa ating paglilingkod ay unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Napakahalaga po mga minamahal ko mga kapatid sa Panginoon ang pagsunod. Dahil sa pagsunod, doon mo pwedeng maranasan na ikaw ay
maging maganda, maging maayos, maging payapa ang buhay at maging ligtas, ika nga. Sapagkat sa pagsunod, sabi nga, daladala nito ay kaligtasan. Sabi po dito, brothers and sisters, sa Mark chapter 9, verse 23. Ayan. Kita na po ba ninyo, mga minamahal ko, mga kapatid sa Panginoon? Sinabi ng Panginoon, or Jesus said, if you can believe, all things are possible for one who believes. Brothers and sisters, this is the Word of God at ang Diyos ang magpala sa atin sa umagang ito sa kanyang mga salita, sa ating mga puso, espiritu at kaluluwa. Upang mataglay natin ang espiritu ng pagpapasakop, espiritu ng pagpapakumbaba, upang mayakap po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! So, good morning po, Sister Lisa, no? Isa sa pinakaunang ating pong nanunood na kapatid sa pananampalataya. At tunay nga na sa umagang ito, ang aking hiling ay patuloy niyo pong i-invite ang bawat isa. Ating mga kapatid, mga kamag-anak, pamilya, mga kaibigan, mga kakilala, mga kapitbahay, mga kabarangay. Ayan, isama po natin sila at i-invite natin sa gawain ito upang sila man po ay makapakinabang din ng atin pong kakainin na siyang bubusog sa ating espiritu at kaluluwa sapagkat itong kailangan-kailangan ng bawat isa. Yan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung napansin po ninyo, I was posted, no, in my Facebook, my wall, sa aking My Day. Mababasa nyo yan dyan. Sabi po doon ay ang pagsunod daw po or obedience is believing and doing. Papansinin natin sa mga gagawin natin, sa mga tatrabahuhin natin, no po, sa mga gusto natin makamtan, sa gusto natin makuha, sa mga gusto nating mapasa atin, sa mga gusto nating makamit, maring ito'y pangarap, maring ito'y ang plano mo, maring ito'y ang balak mo sa buhay. Sabi nga po, unahin muna natin ang sumunod kagaya ng ipinag-uutos ng Panginoon. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Tanggapin natin ang kapayapaan. Paano min matatanggap? Papaniwalaan mo. Bakit? Sapagkat ang sabi ito ay utos ng Panginoon, utos na dapat sundin. Sabi nga po ng basic instruction ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga tagapakinig, ang sabi rito, seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. In Matthew chapter 6, verse 33. Sabi nga, kapag tayo ay inuutusan, salitang pagsunod, magagawa lang natin ito kapag may nag-uutos. At sa paglilingkod po natin, hindi po ang mga pastors, hindi po ang mga preachers, hindi po ang mga teachers of the Word of God, deacons, elders, sa ating mga churches, kundi ang the head, ang ulo sa lahat,
ang Pangulo sa lahat ng Pangulo, ang Hari ng mga Hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, the Lord Jesus Christ. Doing, sabi dito, obedience is doing and believing. Susunod ka sa pinag-uutos, halimbawa, kagaya ng ating ama, kagaya ng ating nanay, kagaya ng ating mga amo, employers sa trabaho, o kaya man ng ating nakatatanda sa atin, even sa church, brothers and sisters. Sabi nga, walang utos pagpatungkol sa kalooban ng Diyos na ipapahamak. Lahat ay sa Kanyang ikabubuti. Madalas po kasi sa atin, meron pang mangilan-ngilan, no? Na kahit sabihin ng followers of Christ, disciples of Christ, workers of the church, no? May mangilan-ngilan pag tinatawag na pasaway. Na kapag nakarinig po tayo ng pag-uutos o pagtatagubilin, sabi nga eh, obedience is better than sacrifice. Wala po tayong dapat maraming tanong. Wala po tayong dapat maraming pagdadahilan. Wala po tayong dapat maraming sinasabi para maiiwas natin ang ating sarili sa ipinag-uutos. Kinakailangan, sumunod lang po tayo. At magagawa mo lamang sumunod kung ikaw ay may tiwala. Kaya nga, believing. Kailangan mo munang magtiwala. Kagaya natin, we are serving God na siyang katiwa-tiwala, na walang pag-aalinlangan, na dapat natin sinusunod ang ating Panginoon. Amen. Kung anong pinagagawa sa'yo, sundin natin. Pag pinagawa ito sa atin ng Panginoon, na ito naririnig natin through the pastors, through the preachers, wala tayong ibang dapat gawin kundi sundin. Bakit natin susundin? Kasi nga, naniniwala tayo na anumang ipag-utos sa atin ng Panginoon ay para sa ating ikabubuti. We are not perfect. Hindi po tayo perpekto, but pwede nating gawing mainam at mabuti ang buhay natin sa pamamagitan po ng pagsunod. Kasi ang kabaligtaran po ng pagsunod ay pagsuway. At kapag tayo'y sumuway, titiyakin ko po sa bawat isa na tayo po ay mapapahamak. Tayo ay maliligaw. Na tayo ay mapapasok sa kaguluhan. Tayo ay maguguluhan, mawawala ng kapayapaan, hindi alam ang gagawin, hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung anong uunahin, ito ba, yun ba, di po ba? So brothers and sisters, kaya napaka-importante alam mo na ang pagsunod, paniniwala upang ito ay ating maisakatuparan. Sabi nga ng awitin, mga minamahal ko, mga kapatid, hindi lamang dapat yung natatapos sa atin pong pag-awit,
Amen. Sabi niya, ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Naandun yung pagtitiwala. Sabi niya, habang nagtitiwala ka, palalakasin ka ng Panginoon. Habang ang Diyos ay nalulugod dahil sa iyong pagtitiwala, pansinin mo, ikaw ay lumalakas. Ang kaluguran ng Panginoon ay kagalakan ng Diyos. Dahil anumang pagsunod ang gawin mo o sundin mo sa Panginoon, sabi nga kagalakan ng ating Ama. At ang kagalakan yun ay kaluguran ng Ama, at habang nalulugod siya, lumalakas naman po tayo para maisakatuparan ang kalooban ng ating Amang nasa langit. Amen po ba? Praise the name of the living God. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So sabi doon mga minamahal ko, mga kapatid sa Panginoon, obedience is believing and doing. Kaya kung ikaw man ay sabihin mong nahihirapan ka sa paglilingkod mo, maaring ang problema yung gumagawa ka ng isang bagay na laban sa iyong kalooban. Sumusunod ka nga, pero mabigat at laban ang iyong kalooban. Gumagawa naman, isinasakatuparan naman, pero hindi bukal sa kalooban ang pagsunod. Huwag na nating itutuloy ang pagsunod kung hindi lang ito bukal sa ating puso. Bakit? Baka mapahamak lang tayo. Baka kung saan lang tayo masadlak. Baka kung saan lang tayo dalhin. Dahil napakasarap na sumusunod po tayo, na nagtitiwala tayo na kapag sinunod natin higit sa lahat ang kalooban ng Diyos, walang bagay na magiging mahirap sa atin pagkos ito po ay magiging madali. Amen. Sabi nga, ang ating Ama, hindi kanyan dadalin sa kapahamakan. Bagkos, dadalin kanyan palagi sa ating ikabubuti. Pansinin natin, kung dito pa lamang sa lupa ay hindi natin kayang sumunod, gaano pa kaya sa langit? Ano pa kaya ang mapapala ng mga taong maaring sumusunod nga? Yung sinasabi kong hindi bukal sa kalooban, yan yung may pag-aalinlangan. Yan yung mga taong maraming katuwiran. Yan yung sumusunod, pero laban ang kanyang kalooban. Sa Panginoon ang pagsunod, hindi dahil may makukuha tayo. Sa Diyos kapag susunod, hindi dahil may hinihintay tayong kapalit. Kundi sumusunod tayo dahil yun ang kalooban ng Amang nasa langit. Kaya nga lagi niyong maririnig sa akin na yun ang kalooban ng Panginoon, masunod ang kalooban mo, Panginoon, at huwag ang kalooban ko. Kasi nga kapag ang kalooban natin ang nasusunod, pansinin mo ang buhay mo. Mas gusto ko ito. Mas gusto mong sundin ang kalooban mo, ang damdamin mo.
Mas gusto mong sundin ang pangangailangan mo. Mas gusto mong pagbigyan ang panawagan ng iyong laman. Mas gusto mong pagbigyan ang damdamin mong makamundo. Mas gusto mong bigyan ang pagnanasang makalupa. Hindi tayo magtatagumpay. Sabi nga, makuha mo man ang isang bagay, mapasa atin man ang isang bagay, na kahit kalooban natin ang nasusunod. Sabi nga nung nakaraang pag-aaral, through Pastor Ezra na ang tao mahilig sa limited instead sa unlimited. Kasi yung mga pagsunod natin na ginagawa, puro pang limited lang, hindi pang unlimited. Kaya nga napansin nyo, nabanggit ko yung salitang, susunod tayo dahil merong conditions. Susunod tayo dahil merong reward. Susunod tayo dahil inutusan tayo. Napakaganda ngang sumunod. Yung hindi pa tayo inuutusan. Dahil simula nang tumanggap tayo sa Panginoon, ang sinumang may Kristo, ang sinumang may Panginoon na sa kanyang puso, meron na ngayang sariling palo, no? Merong pagkukusa. Hindi na kailangang utusan. At higit sa lahat, ang ginagawa natin ay yun ang kalooban ng Diyos. Sa lahat ng aspeto ng buhay paglilingkod natin, sa lahat ng area ng buhay natin, hindi na po natin kailangan na lalo't may itinalaga sa atin, may itinakda sa atin, may ipinagkatiwala sa atin, kung saan at kung anong pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, pagyamanin natin yon. Isakatuparan natin yon ng buong pagtitiwala. At wala tayong bagay na pagsisisihan sa takdang panahon na sinasabing sa bandang huli na tayo ay nagtrabaho, na tayo ay gumawa. Tinrabaho natin yung ipinagagawa, yung ipinag-uutos ng ating Panginoon. Alin ang utos ng Panginoon? Ang Word of God. Ang salita ng Diyos. Dahil doon napapaloob sa salita ng Diyos ang mga utos na dapat nating sundin. Kaya nga sa pagsunod, hindi kailangan mawala ang pagtitiwala sa iyong pagsunod sa Panginoon. Dahil may sasakatuparan lang natin yan. Narinig natin, our God is truth. God, our God, is a God of truth. Diyos ng katotohanan. So, anong dapat natin gawin? Mamuhay tayo hindi sa kabalintunaan, mamuhay tayo kundi sa katotohanan. Mamuhay tayo hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan. Mamuhay tayo na kung paano totoo nga at tunay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ibig sabihin, sumusunod tayo dahil alam nating totoo na sa pagsunod ay hindi po tayo mapapahamak. At sa pagsuway, sisiguraduhin ko pong kapahamakan ang pwede po nating maranasan. Amen. So maliwanag, Jesus said, if you can believe, di ba? Maliwanag po na
magaganap at magaganap ang desire, ang ninanasa ng ating puso. Sabi nga, the desire of your heart. Marami tayong desire, kaya nga, desire to follow what God's will, desire to follow what God commands, desire to follow what we heard before, desire to follow what we hear today, which is the Word of God. In Romans chapter 10, verse 17, amen, sabi nga, believe. So, magkakaroon lang tayo ng tinatawag na makakatanggap ng paniniwalaan natin. Kung ang sarili mo ay lagi mong ipo-pursue to hear the Word of God, whatever your busyness, no? Yung mga kaabalahan mo, whenever you are, wherever you are, huwag natin kaliligtaan. Alin? Ang Word of God. Dalaan niya ng lahat ng utos eh. Minsan nga, nakakalungkot. Mayroong lingkod ng Diyos na nagpos. Binabali o tinitwist, pinipilipit yung kalooban ng Diyos o yung Word of God na ang sabi, huwag na huwag mo na raw bibigyan ng pagkakataon ang mga umaaway sa'yo. Huwag mo na raw bibigyan ng pagkakataon na maging kaibigan muli ang naging suwail sa'yo, ang mga nanloko sa'yo, ang mga umapi sa'yo, ang mga nanlamang sa'yo, ang mga umusik, ang mga nanlibak sa'yo. Lingkod ba talaga ng Diyos yun? Ipinopos pa sa media. But take note, ang dami niyang viewers, ang dami niyang likers, ang dami niyang followers. But if you analyze, pag-aaralan mong mabuti, twisting the will of God, twisting the Word of God, eh, ang sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon, amen, kung paano ikaw at ako na makasalanan, dating laban sa Diyos, dating kumakalaban sa Diyos, dating kumakaaway sa Diyos, pero ngayon, nasaan tayo? Naandito tayo ngayon, naglilingkod sa Panginoon. Because ginawa niya ang kalooban na utos ng Ama na ibigin mo ang mga umaaway sa'yo. Alam niyo po kasi, pagbibigayan ng pagkakataon na kahit masama sa'yo ang iyong kapwa, sino man yung kapwa na yan, kaibigan mo yan, kapitbahay mo man, kamag-anak mo yan, kadugo mo man yan, katrabaho mo man yan, ang utos ng Diyos ang dapat masunod. Amen. Nangangaral ang salita ng Diyos, tapos magpopos siya. Huwag mo nang bibigyan ng pagkakataon ng umahas sa'yo. Ang sabi ng Panginoon, forgive those who sin against us. Patawarin ang nagkasala sa atin. Bakit? Dahil ganun din tayo pinatawad ng Panginoon. Oo, hindi tayo Diyos, hindi tayo Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, patawarin natin ang nagkasala sa atin. Kaya marami ngayon eh, baling-bali sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Siguro, kapag nasa loob ng simbahan, aawit-awit, Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Naawa naman talaga ang Panginoon eh. Nahahabag sa atin ang Panginoon. Pero dapat marunong din tayong maawa. Patawad, Panginoon, sa bawat nagawa kong kasalanan. Pinapatawad tayo ng Panginoon. Amen. At pag nagpatawad ang Panginoon, kinakalimutan niya yon. Binubura niya yon. Sa lahat ng pinapatawad ng Panginoon, mga pinapagaling ng Panginoon sa karamdaman, tumayo ka, humayo ka, at huwag na muling magkasala. Ganyan ang Panginoon. Humayo ka, at huwag na muling magkasala. Nagbigay ng pagkakataon. Unlike us, binabali natin ang utos ng Diyos. Maraming utos ang Panginoon. Pero nasasalig lahat ang utos ng Panginoon. Sabi nga, awit tayo ng awit ng mga paghingi ng tawad sa Panginoon. Magpatawad din tayo, gaya ng pagpapatawad. Marami sa atin, nagpatawad daw, pero nakatanim sa kanyang puso. Kaya pag nakatanim sa kanyang puso, pag nagkamali uli, isusumbat na ulit yung mga nakaraang pangyayari. Ang Panginoon, hindi eh. Amen. Pag kinalimutan niya, burado na yon. Walang tayong dapat gawin kundi sundin ang kalooban ng Panginoon mula nang tayo ay pinatawad ng Panginoon. At uulitin ko nga po, obedience is believing and doing. Huwag nating pasisinungalingan yon. Kinakailangan ikapamuhay yung sinasalitang believing, nagtitiwala ka na ang Diyos ay mabuti. So patunayan natin sa pagsasabuhay natin na mabuti ang Diyos. Ibig sabihin, kailangan din nating mabuti, maging mabuti. Totoo ang Diyos. Patunayan natin by doing na totoo at hindi sinungaling ang Diyos. Kaya hindi tayo dapat mamuhay sa kasinungalingan. Ang Diyos ay nagbabago. Patunayan natin na binago tayo ng Diyos at hindi ng tao. Hindi si pastor ang magbabago ng buhay ng tao. Hindi ang iyong love at foresight ang magbabago ng iyong buhay. Hindi ang yumaman ka at naibigay sa iyo ang mga mararangyang bagay kaya ka magbabago. Hindi pa rin. No, kasi naririnig ko yan, hindi rin ang bagong taon at mga New Year resolution ang magbabago sa ating buhay, kundi ang pagtitiwala sa tunay, totoo, buhay na Diyos. Patunayan natin na ang Panginoon natin ay tumutugon sa ating panalangin. Naniwala ka, kaya ka tinutugon. Kung hindi ka tinutugon, maaring nagtiwala ka, pero hindi mo naman ikinapamuhay. Parang si Juan Tamad lang yan sa kwento na umasa na lang sa pagpatak ng bungang kahoy na habang nakahiga siya na wala naman siyang ginagawa para pitasin ang bungang kahoy para makain niya. Kaya nga, Huwang Tamad, nakaasa na lang sa darating
nakaasa na lang sa ibibigay. Lagi na lang nakaasa, lagi na lang nakadepende. Walang pagtatrabaho, walang pagsasabuhay, walang pagsasakatuparan. Sabi nga nung isang mayor, no, sa isang city, hindi salita, kundi gawa. Pagsasabuhay, hindi lamang puro pangako, kundi pagsasakatuparan ng ipinangako. Marami tayong ganyang naririnig. Di lamang sa politiko, di lamang sa mga politician, even in our sa loob ng tahanan, sa trabaho, kahit saan, naririnig mo yan. So, wag natin gawing puro salita. Kailangan pagsasagawa. Kaya nga, obedience is believing and doing. Sa sakit karamdaman, gusto mong gumaling, eh marami nga sa atin may sakit. Doon mo nga kailangan isabuhay ang paglilingkod mo sa Panginoon. Eh marami nga sa atin, sumakit lang ang ulo, hindi na yan, titigil na yan sa pagdalo sa gawain. Eh yung panahon na may sakit tayo, mas kailangan natin ng doctors, the great healer, the divine healer, which is the Lord Jesus Christ. Mas kailangan natin. Eh hindi eh, mas yayakapin pa natin manatili sa loob ng tahanan na damdamin ang sakit, mahalin at yakapin ang kanyang nararamdaman. Instead, na kahit meron tayong pinagdadaan ng problema, mas makihalubilo tayo. Yan yung tinatawag na believing and doing. Pagtitiwala at pagsasakatuparan. Kaya nga sabi ko, wala tayong may dadahilan sa Panginoon eh. Diba? Wala tayong pwedeng idahilan sa Panginoon because everything is in order. Lahat nasa kaayusan. Kaya wag na nating guluhin ang iniayos ng Panginoon. We have to follow. We must follow what's the instruction of God. What the commands of God. What is right, what is good, what is holy, and what is acceptable to God. Dahil lagi natin bibigyan ng kaluguran dito, hindi ang sarili natin, hindi ang pangailangan ng laman, di ang pangailangan makalupa, kundi ang pangailangan ng ating kaluluwa at espiritu na napapakain natin ng salita ng Diyos. Huwag natin pagsasawaan ang pagkain na inihahain ng Panginoon tuwing umaga, tuwing hapon, tuwing gabi. God is faithful. God is continuously na nagtatapat sa atin. Pinupuno niya ang ating mga kakulangan. Ibinibigay niya ang kauhawan at kagutuman natin sa Word of God. Para hindi tayo matigang, para hindi po tayo ma-empty, ika nga. Dahil kapag puno at busog tayo sa Word of God, we can obey by believing and doing. Magagawa nating sumunod ng walang pag-aalinlangan bagkos may pagtitiwala. Magagawa natin sumunod na ang lahat ng bagay ay alam nating ginagawa natin hindi dahil ulit sa may kapalit, hindi dahil may hihingin tayo, hindi dahil may benepisyo tayo sa pagsunod, kundi dahil yon ang kalooban ng Diyos.
Sabi nga, God is a God of order. Lahat ng bagay ay nasa kaayusan. Kaya, wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ikapag-alala, ikabalisa, wala dapat magkaroon ng kaguluhan. Kahit ang mga nangyayari at mangyayari pang sitwasyon sa kapanahunan, hindi na tayo basta-basta matitigati because lahat yan ay nakasaad sa Biblia. Ibig sabihin, mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin kahit ayaw natin, huwag lang mawawala ang ating pagtitiwala sa Diyos. Minsan nananalangin tayo ba't hindi sinusunod? Dahil sa pananalangin natin, maaaring gusto lang pero hindi naman kailangan. Hindi tayo answered prayer dahil gusto ko lang, hindi ko naman kailangan. Dahil ang Diyos tumutugon sa lahat ng panahon. Panahon na tinatawag na ng Diyos, hindi panahon ng tao. The perfect will and the perfect timing of God. Dahil yun naman talaga dapat masunod sa ating buhay. Hindi ikaw, hindi ako, hindi tayo, kundi ang Diyos. Kaya nga, ulitin ko po mga minamahal ko, mga kapatid sa Panginoon, if you can believe, diba? You, me, the one who believes, at sa pagtitiwala natin sa Panginoon, huwag din tayong to see is to believe. Marami pa rin sa atin ganyan ngayon eh. Maniniwala lang. Gusto nila munang makita. Sa panuntunan ng Diyos, maniwala ka muna. Amen. Sabi nga, magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Diba? Magagawa natin. Kaya nga nagagawa natin ang lahat ng bagay. In Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. At ang Christ, ang Kristo, ay ang ating Panginoon. Na kapag sabi nga, nababasa niya ang ating puso, ang anak kong ito may tiwala. Nakikita niya, our belief is unshakable. Our belief hindi nag-aagam-agam. Our belief, no doubt. Kaya, mapangyayari ang iyong paniniwala, pagtitiwala sa Panginoon. Dahil sa lahat ng bagay, kayang gawin ng Panginoon at kaya rin natin gawin kapag nasa atin ang Panginoon. Because sabi nga, with God, nothing is impossible. Dahil malinaw na sinasabi pong faith without action is dead. Patay po ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Yan po ang sinabi ng Biblia. Yan po ang sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Santiago. Kaya napakahalaga na nagtitiwala ka at yon ay nakikita sa ating pamumuhay. Nagtitiwala ka na ito'y ating isinasakatuparan. Nagtitiwala tayo sa Kanya lamang. Kaya, nung mga nakaraan, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust
in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. And He will direct your path. Itutuwid. Itatama ng Panginoon ang ating mga landas, ang ating mga plano, ang ating mga balak, ang ating mga ninanasa o dinidesire ng ating mga puso, because you obey by believing and doing in all aspects of our life. Believing and doing. May kapangyarihan maligtas hindi lamang sa pansamantalang daigdig na ito, kundi may kapangyarihan ng kaluluwa natin, brothers and sisters, ay magkamit kagaya ng mga natalakay ni Pastor Eds kagabi. Ang crown of life, ang crown of glory, praise the Lord, crown of righteousness. Lahat po yan. Kung narinig po ninyo ang pagtatalakay kagabi ni Pastor Eds. Amen. So, obey or obedience is believing and doing. Andyan pa po ba kayo? Sige po, manalangin tayo sa Panginoon. Hilingin natin na ang pagsunod natin ay may paniniwala na may kalakip na gawa. Ama naming Diyos, karapat dapat ka po na asahan, pagtiwalaan, panampalatayanan, at maging sandigan ng aming mga buhay. So, umagang ito, muli, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagsuway, sa lahat ng aming pagsalansang, sa lahat ng aming kabalintunaan. Patawad na hindi nasusunod ang kalooban mo, at ang nasusunod ay ang sarili namin. Hiling namin ang iyong habag ng pagpapatawad sa bawat isa sa amin, sa aming paglilingkod, sa aming pong pagsubaybay, sa aming pakikinig, sa aming pong pamumuhay na ito, O Diyos. Linisin mo nga po kami sa lahat ng aming karumihan. Simula ulo hanggang talampak ng aming pagkatao. At loobin mo, O Diyos, na mula po sa umagang ito, we can obey by believing and doing, Lord. Put your word in our heart. Patuloy mo pong ilagay ito sa aming mga puso. At ito pong maging laman ng aming mga puso, espiritu at kaluluwa. To obey in believing and doing, Lord. Hayaan mo, O Diyos, na sa umagang ito'y mapagpala ang buhay ng bawat isang nakapanood at makakapanood pa. Buhay ng mga nakikinig at makakapakinig pa. Buhay ng mga nag-share, nagla-like, nagpa-follow at nagso-subscribe sa Facebook page, sa YouTube channel at sa real time ng Feeding Souls program na ito ng God of Truth Christian Church. Bless every hour, every single moment ng buhay namin, Lord. Hindi lamang kami, maging lahat po ng tagapagpahayag at nangangaral ng iyong mga salita. I-bless mo po, Diyos, ang lahat ng pamilya, lahat ng tahanan,
lahat ng tao. So umagang ito hanggang sa maghapon, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Napangako mo ang patuloy namin mapanghawakan at maranasan sa pamamagitan ng pagsunod na may pagtitiwala at pagsasabuhay. Marami pong salamat sa pagyakap mo sa umagang ito. To God be the glory. In Jesus' name, everybody say amen and amen. Good morning, kapatid. Sister Annalyn Maribert Maaba Sanchez family from Taguig City. At ganun din sa pamilya na ating minamahal, Sister Lisa Narvaez, maging ang Hontiveros family. Good morning din po sa ating kapatid na si Sister Amor, si Ate Amor Mia from Lucena City. Ganun din ang iyong buong pamilya po. Sister Mary Gail from Italy, sila Brother Christian Jalola, Froilan Jalola and family, kaila Sister Jen and Tido Kindara family, at sa buong pamilya ng ating mga minamahal na kapatid na Sister Annie De Lima. Pagpalain po ang De Lima family. Ganun din po ang mga ibinigay at ipinagkatiwala po sa inyo ng Panginoon. Good morning din po sa ating kapatid Sister Mary San Juan and family, at sa buong pamilya nila sa Ate Mina Dimesa ng Lucena City, at sa lahat ng iyong mga mahal sa buhay. Ganun din ang Bellarmino family, Giron family, Claveria family, Samonte family, Javierto family, Saportesa family. Ganun din ang Dimesa Nieva family, kaila Sister Merlinda Castillo, Sister Cami Nieva, Sister Amelia Dison and family, Sister Aurora Mia and family, kaila Brother JC, at ganun din sa buong pamilya nating minamahal na Sister Presi Mia Argonyoso, kaila Tita Perlita Octavio, at sa buong pamilya ng ating minamahal na kapatid na sila Ate Opel Bondo from Santa Ana, Pampanga, kaila Sister Dang, Brother Neo and Aya. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa buhay pamilya nila Pastora Fe Andal Artiliaga, kaila Mami Eli, kaila Sister Michelle and Brother Mark de los Santos and family, Sister Abby Megan, pamilya ni Sister Maricar, Kakay Artiliaga, ganun din ang buong pamilya ni Sister Rio Manalo, James Hinojen. Pagpalain ka ng Panginoon sa iyong pagbiyahe, saan ka man makarating, magyang iyong mga pasahero, mga kliyente. Pagpalain din ng Panginoon ang buong pamilya, Sister Melba, at buong pamilya, Sister Maring Allen Artiliaga. Ating kapatid na Sister Victorina Angeles, na pauwi na ng Pilipinas from Dubai, UAE. Patuloy na pagsama at pag-iingat ng Panginoon sa iyo at buong mong pamilya, Sister Victorina Angeles. God bless kala Kuya Crisanto Artiliaga. See you all po, mga taga-Bulaking Chaong Quezon, this coming Sunday. At mga kapatid natin sa San Pablo City this coming Sunday. God bless sa pamilya ni Sister Nella Nonoso, pamilya ni Brother Pielgo, pamilya ni Brother Marwin Talavera, at buong pamilya ni Sister Marta Artiliaga. At lahat po ng silang family dyan po sa Bulaking Chaong Quezon. Mga kapatid natin dyan po sa Marinduque, Buwak, Kasan, Buenavista, Santa Cruz, Marinduque. Kala Nanay Esther Riego, Sister Baby Saliendres, Tiseli Mendeja, kala Jennifer Montes, kala Pastor Alex Requintel. God bless kala Nanay Lilia Inero from Pitugo, Quezon.
mga taga UK London, God bless po sa inyong lahat, brothers and sisters. Ganun din kala Sister Kate Billiamore, at ganun din kala Sister Lily Reyes, kala Brother Nilo Reyes, Federica Candelaria and family, at kala Sister Nelia Magdame, Norma Mijares and family, Sir Amy Flores and family. God bless kay kinakapatid Catherine Sotomayor. Pagpalain ka ng Panginoon at ang buong pamilya, ang mga ninang ko, Ninang Dems Sotomayor and family, ng Mercy Kalakalsada and family, ng Boy Gamboa and family, and to all my batchmates and classmates, to all my kapitbahay, to all my kabarangay, good morning Consihal Regina Esquejo and family, at sa lahat ang nakaduty ngayon dyan sa Barangay Hall, kala Cristina De Gorio, and to all councilors, Consi Tropi Tolentino, thanks for watching. At God bless din po sa lahat ng pamilya ng God of Truth. God bless sa aking mga anak, mga manugang, mga apo, mga balae, sa aking asawa. Ganon din sa mga patuloy na sumusubaybay sa gawain ito. Good morning, Sister Rose Houston and family, kay Sister Marilyn Barrientos from Lebanon. Good morning din sa mga kapatid natin dyan sa Batangas City, ang Tolentino family, kaila Sister Nora, Sister Norma, kaila Sister Melanie Metica, Mother Teresa Metica, Sister Tess Maranan and family. At ganun din sa pamilya ni Brother Richard Mendoza and Rich Almatatel, Tita Perlita Octavio and family. At sa lahat ng aking mga tiyuhin-tiyahin, mga kamag-anak, mga kapatid ko at mga pamangkin, mga bayaw, hipag at bilas, and to all brothers and sisters. Thank you, mga kapatid, at lahat po ng papurit parangal ay alay namin sa Panginoon. To God be the glory. In Jesus' name, everybody say Amen. Di ba nabanggit ang inyong mga pangalan, ang Diyos ang magpala sa inyong lahat. God be the glory. I love you all because God loves us very much. Amen and amen.